una-una, no, Homer, Jess, at Joy, nagpapasalamat ako sa ating mga kababayan, sa mga supporter, na nakita ko talaga kung paano sila magmalasakit, kung paano sila magsakripisyo, at nagpapasalamat ako sa ating Panginoon mula October 11, 2018 hanggang May 13, 2019 ay binigyan ako ng malakas na pangangatawan at antabay dahil nakaraos ang kampanya na kahit na hindi tayo mayaman, kahit hindi tayo masarapi, ay nakaabot tayo sa finish line. Ngunit nalulungkot ako dahil ang mga supporter natin ay nagulat sa naging resulta ng halalan. Marami ang nagtaka, marami nagulat dahil napakaganda ng balita nung umaga, nung 6 a.m. to 10 a.m. ay napakaganda ng balita. Ngunit nagugulat ako, bakit meron nang nagpe-Facebook na victory party na nila at meron pang victory postahan po ng, ano yan, ng kabila. Oo. At meron pang mga postahan na 80-20, marber daw ako ng 50,000. So kinabahan ako na may mangyayari. So kung ano man ang nangyari, kung nabili ang taong bayan, wala tayong magagawa. Kung nabili ang mga putante, wala tayong magagawa. Ngunit kung hindi naman, ipaglalabang mo naman. Kung tayo ay napikos, dahil napansin ko, walang aksyon sa polis, walang aksyon sa COMELEC, eh siyempre, palagay ko may backer itong kalabang ko, eh baka meron siyang congressman, meron siyang governor, kaya wala na kaming nagawa ni Dr. La Peña, ang ating vice mayor. So, ipaglalabang ko ito, at kailangan mapatunayan natin kung may nangyaring pandaraya. Dahil hindi naman papayag ang taong bayan na madaya na lang tayo ng madaya, hindi na tayo kikibo. So, gagawa tayo ng aksyon, at ako ay magre-reklamo sa COMELEC upang iprotesta ang nangyaring bilangan ng PICOS. So, sa conclusion po natin, anong gusto niyong sabihin? Ang conclusion ko, no, una, pare-pareho tayo na bigla at hindi ko inaasahan ganyan lang kakonti ang aking boto dahil ginawa ko naman ang lahat. Meeting, pakikipag-usap, sakripisyo, at saka napakarami nating mga supporter at follower na talagang nakikita mo, nakikita pa lang ako, lumulundag na ang tao. Nakita ko na ng ilang alala nito. Nakita ko na hindi pwedeng hindi ka mananalo pagka ganyan ang dating ng tao. Hindi ako naniniwala na sa pera nakuha ang laki ng boto nila. Sa vote dahil, buying. Yung vote buying. Dahil yung pattern, no, pareho nung 2016. Kunyari, namibigay sila ng 300, 200, pero tapos na palang halalan. Makikita mo naman eh, wala silang sorti, wala silang ganong kaukos, wala, hindi na kampanya ng gusto yung vice mayor, sa kabila, mga councilor, konting lakad lang, at mapapasin mo, kunwari, bigay ng pera. Para sa akin, hindi pa mimili yun. Pakitang tao na yung vote buying ang nagpanalo sa kanila. Na kung sa, kung ano, sa totoo lang, tapos na pala yung eleksyon para tapos sa kanila. Tapos na ilalalan. Palagay ko, yung huling tatlo linggo, alam na nila. Kaya nga, hindi na nila binigyan yung mga vice mayor, councilor nila eh. Hindi na nila binigyan ng pondo. Ng pondo. Dahil alam nila, eh, tapos na ang labanan. Mga naging ilan po ba yung boto nyo ngayon? Eh, more or less, 42 lang yata. Eh, kahit hindi ako mangampanya, sabi nga ng aking mga kasama, kapag ka nag-file ako, hindi ako mangampanya, makukuha ko yung 42 eh. Dati-dati eh, po ba ilan ang nagiging boto nyo? Alam mo, yung 70, 80, nakukuha mo yun eh. Eh, ngayon eh, pinakamagandang kampanya ko ito. At saka pinakamatagal kong kampanya ito. At saka pinakamarami akong natulungan ito. At saka marami akong leaders, watchers, ito, ito ngayon lang. Ngayon ko lang ginawa ito dahil gusto ko namang ipakita na may kakayahan din tayo sa paglaban natin sa aking katunggali. Pero ang naging resulta po ay parang masyadong maliit, masyadong bababa, at hindi ka panipaniwala ang resulta. Actually, ang taong bayan ay silang umiiyak, meron pa nga nagpakamatay sa aking mga supporter, ay ayaw ko namang makita nila na naginahan ako ng loob at wala na akong pakialam sa nangyari. Kailangan naman lumaban tayo. Kung sino man ang nasa likod,
ng atong galikong mayor, eh dapat managod din sila. At hindi ako naniniwala na walang karma. At walang forever. Walang forever. May mangyayari din sa kanila at pagbabayaran din nila itong mga ginawa nilang ito. Okay. Tanong mo. Mayor, balita po, nawawala yung mga ballot box sa Treasury. Ito nga, nasurpresa ako nga po. Kasi may balak nga akong magprotesta. Pache-check ko muna kay Tom Bison yung Picos saka yung ballot boxes. Yung Picos, nasa plaza. Pero yung ballot boxes, nawawala. At hindi alam mga isasagot ng treasurer kung nasaan. Kung nasa mang bodega yan, kung bodega man yan ni Bicangles o bodega man ng privado, bawal yon. Dapat hindi nila inalis sa treasury at pinaalam sa amin kung saan dadalhin, kung ililipat man yan. So dito pa lang ay magtataka ka na. Bakit nila iaalis ang ballot boxes sa treasury at malapit pa sa bodega o bodega mismo ni Vic Angles at ang pinaglagyan. Christy Angles ang pinaglagyan. Kahit privado yan, bawal pa rin. Dapat ipinalam sa amin. So kayo po ay naghihinala na mayroong hocus-pocus na nangyayari rito? Hindi lang ako, buong sambayanan, naghihinala talaga. At hindi matanggap ng ating Vice Mayor, mga Consilor, na ganun lang ang magiging boto nila. At napakaraming boto ng ating katunggali mula Mayor, Vice Mayor, mga Consilor. Hindi naman yata kapanipaniwala na ganun karami ang boto nila.